Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan, yung dahilan kung bakit ilang buwan akong hindi sumakay sa UV Express dahil sa trauma. Malakas kasi ang kutob ko sa mga bagay-bagay kaya kahit gusto kong matulog sa biyahe, hindi ko magawa kasi iba ang nararamdaman ko. Something nakakaiba talaga. Hindi ako nagkamali. Noong nasa may part na kami ng Espanya, binuksan ni Manong Driver yung FM para may pampabuhay naman sa loob. Noong una, okay ang tunog, pero ilang saglit lang, naging choppy yung tunog. Basta, ang sakit niya sa tenga, napaka-unusual nun kasi kung nawalan man ng signal yung radio, mag-stop lang yun, hindi ganun. Maya-maya, mas naging weird ang tunog. Biglang nagkaroon ng matining na tunog, yung sobrang sakit sa tenga kaya biglang napatay ni Manong yung radio. Napatingin ako sa kanya at napansin kong nagtaka talaga siya. Humarap siya sa akin at parang pinalubag na lang niya ang loob ko at sinabing, nagluloko talaga minsan tong radio. Pero bakas pa rin sa mukha niya ang pagtataka. Kitang-kita ko yun dahil katabi ko lang siya. Maya-maya, noong nandoon na kami sa may welcome rotonda, nagpatay sindi yung blue lights sa FX. Seriously, lalo akong kinilabutan. Narinig ko pa si kuya sa likod ko na naglalaro ng COC na nagsabing, ano ba yan, nakakagulat naman yung ilaw. Liningon ko yung likod at medyo nagising yung isang ate sa likod ng driver pero nagtataka ako kasi parang di ko maani nagmukha niya. Pero sa isip ko noon, baka dahil natatabunan lang ng buhok niya. Maya-maya pa, nagbayad si ate na nanggaling sa Morayta. Kuya, litex lang po, galing Morayta. Sabay abot niya kay kuyang naglalaro ng COC. Pinagtaka ko, bakit doon niya inabot, eh gising naman yung isang ate sa harap niya. Kaya medyo nabismod si kuyang naglalaro ng COC, kasi nga naman naabala pa siya eh pwede naman ipaabot doon sa babae. Ano ba naman yan, bayad daw kuya o, sabi niya. Tapos pinasuyo sa akin ni kuya na kumuha na lang ako ng 10 pesos at ipaabot ko na lang, yun yung supli ni ate. So CJ, ayos lang, kumuha ako ng 10 pesos at dahil ayoko nang mabismod si kuya, doon ko na lang sa may dalawang babae inabot. Makikisuyo lang po, sukli daw po, sabi ko sabay abot ng sukli. Pero nagtaka ako, hindi lang ako pati ang driver at lahat sila. Kanino mo inaabot? Sabi ni Manong. Doon po kay. Paglingon ko, wala yung dalawang babae na kanina lang ay natutulog. Wala talaga. Napatingin naman sa akin si kuyang naka-airphone at si ate galing sa Morayta ay nagsalita. Bakit po, miss? Tanong niya dahil natulala talaga ako, as in. Lumingon naman si kuyang naglalaro ng COC sa tabi niya at napahinto siya sa paglalaro at talagang namumutla siya. Bigla niyang sinabunutan yung sarili niya. Miss, nakita mo rin, diba? Nakita mo rin sila. Di naman ako nababaliw, diba? Tanong niya. Mangiyak-niyak ako noon dahil akala ko ako lang ang nakakita. Hininto ni Manong Driver ang FX sa may footbridge sa Delta para makapag-relax kami at kumalma. Sabay tanong niya, ano ba nangyari, Neng? Mangiyak-niyak pa rin akong sumagot, Kuya, meron pong dalawang babae dyan kanina na natutulog, promise po kitang-kita ko. Sabi ko, sabi naman ni Kuyang naglalaro ng COC, ako rin po, kitang-kita ko. Alam kong may katabi akong dalawang babae dito kanina. Paano nangyari yun? Wala namang sumakay na dalawang babae dyan. Kayo-kayo lang ang pasahero ko. Sabi ni Manong. Sumabat naman si kuyang naka-airphone. Siya ka wala kaming nakita dito sa likod. Ikaw lang naman, referring to kuyang naglalaro ng COC, ang mag-isa na nakaupo dyan kanina pa, wala kaming nakita dito sa likod. Sabi niya, at tumango naman si ate sa tapat niya. Ba't naman kami magsisinungaling? Dalawa pa kami nagsabi, di nga kami magkakilala, sabi ni kuya. Maya-maya, sumabat si Manong, sa totoo lang, kahit di ko nakita, naniniwala ako sa inyo dahil iba rin ang pakiramdam ko. Nagpray kami na linid ni Manong para maging safe ang pagpapatuloy ng biyahe namin. Lumipat din si ate sa tabi ko, bali dalawa na kami sa harap, at si kuya naman ay tumabi na rin doon sa isang kuya na nasa likod ko. Baale bakante na ang pinakadulong part, nagpatuloy kami sa biyahe. Nag-usap-usap na lang kami kahit di kami magkakakilala para mawala ang takot na naramdaman namin.
Medyo kumalma na kami at umayos na ang lahat hanggang nung nandoon na kami sa may footbridge, sa may perya ba yun? Basta bago mag-ever. Nagpatay sindi na naman ang ilaw. Maya-maya, may nagsabing sa tabi lang po. Boses babae. Napalingon si Manong sa amin kasi kaming dalawa lang naman ang babaeng pasahero. Sabi niya, bababa. Sa SM pa po ako, sabi ko. Sa Litex pa po ako, sabi naman ni ate na katabi ko. Maya-maya, kinalabit ako ni kuyang naka-airphone sa likod at nanginginig niyang sinabi, tingnan nyo, sila ata ang bababa. Paglingon namin, halos manigas ang buong katawan ko. Sa may dulong bakanting part, nandoon yung dalawang babae na duguan ang mukha at walang mata. At ilang segundo lang nawala sila. Pero maya-maya, bigla na lang silang sumulpot sa mismong harap ng FX, galing sa bubong. Halos mamatay ako noon sa takot. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.